Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or represent those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Joe? Yes, kaya? Pinatawag kita rito dahil nangangailangan ng tulong si Miho. Alam ko naman na pareho kayong marunong magsalita ng Hapon. Kayo ang maaari magtulungan. Siyempre, why not? Coconut. Ay, yung bata marunong. Ben. Ben. Ah! Ano ba? Ben! Ano ba? Ano ba? Sa Tagalog ng I love you, mahal kita. Tingnan mo yung larawan. Anong kailangan mong gawin? Gugupitin yung buhok ko, kuya. Bibigyan kita ng isang misyon para hindi matuloy ang pagpapagupit mo. Kailangan mong makapag-recruit ng 5 housemates. Sila ay magiging bahagi ng pulutong mo. Kailangan ninyong makapagtayo ng isang tore na aabot hanggang sa dibdib mo. Kapag nagawa mo ito ng matagumpay, ipinapaalam ko sa iyo, hindi ka lamang makakaligtas sa pagpapagupit. Matatanggal na rin ang iyong parusa. Maaari ka nang bumalik sa normal mong pananamit. Maligayang pagdating sa bahay ko, Jason? Yes po, kuya. Ako nga pala si Romia. Wala kayong pakialam kung mabambu ko. Kagabi nga po, nakita natin na pumasok na si Jason ng ating UV Season 1 Second Big Placer bilang Romy at Romia. Bakit nga ba siya pumasok? Yan po ay malalaman natin. At iba pa, dito lang sa inyong favorite online tambayan, ito po ang PBB 737 Online! Hello! Congratulations po sa inyo. Ah, bakit? Top 3 kayo kanina. Oy, sa top 10. Oo, maraming salamat sa lahat na nag-tweet sa akin na meron pala kayo sa gold na pasimuno. Bianca Zanjo, no? Na, classic. Classic. Kung maka-classic, parang tanda na namin, ah. At saka, ang tindi lang din ng nag-i-effect din sa buhay nyo. Tama. Kasi ngayon... Kaya buti we made it to number 3. Yes! Worth it ang lahat ng mga pinagdaan. Oo, pero ako, personally, favorite ko talaga, yung si Yves, yung sinabi na na, ikaw ang huling babaeng minahal ko. Tapos, yun. Iba din yung mga pabebe moment sa love ng bahay. PBB teens, eh. Inaanap ko nga si Claudette, eh. Ah, sino ka love team niya? Hindi ko alam. Pero inaanap ko lang si Claudette. Ako, Melason pala. Melason niya. Oy, maraming salamat pala sa Melason for being here a while ago sa PBB Gold. Mm-hmm. Sobrang nag-enjoy lahat ng mga kapamilya natin, especially yung mga Melason fans. Yes! At nag-trend pa sa ano sa Pilipinas at saka dyan sa Scout Borromeo. Sa Scout Borromeo. Oh, trending sila, number one. Specifically. Yes. Oo, lahat nga ay busy sa paghahanda sa loob ng bahay para sa kanilang weekly task. Katulad na nakita natin, natapos na finally itong parusa bilang isang sundalo ni Charlon. At nagtagumpay nga sila dun sa kanilang pa-sacrifice na kailangan na magbuo ng Domino Tower. Pero dahil nga siguro magkakasundo na yung mga housemates, eh tumitindi na rin yung mga tuksuhan, kiligan, sa loob ng bahay. Well, right now, ilan ba love teams na nabubuo? Si Miho, tsaka si Joe, Christian, and Richard. Christian, Richard, totoo talaga? Meron, oo, tsaka... Pero, sino kanino? Sino yung kanino? I mean, sino yung mas may meron kanino? Ah, pag-usapan din natin mamaya yan. Ang nakita ko kanina naghuhugas ng pinggan together, si Margo at si Charlotte. Meron din nun, sobrang tindi. Alam naman natin, at sinabi ko kanina dun sa taas, alam naman natin pag naghuhugas ng pinggan together. Diba? May ibig sabihin yun? May something na yun. Naghuhugas ba kayong pinggan ni Sancho dati? All the time. Kaya pala. Tsaka, trivia lang para sa lahat. Dati, nung una, syempre hindi pa alam yung mga galawan sa bahay. Dati, ang hugasan ng pinggan, wall ang katapat. Pader ang kapat-tapat. So, lahat ng mga moments, di nakaka-capture. Puro bumbunan kasi side camera. So, after na edition na yon, nagkaroon na ng yung glass sa harap ng hugasan ng pinggan para kita na yung mga... Moments. Ako may question talaga, Ate Bianca. Sige. Bago tayo magpatuloy. Kasi ito, nakikita natin,
Live na live sa loob ng bahay ni Kuya si Joe. Yes, ano ginagawa? Na may... Melason! Joe Melason! Mm-hmm. Ayan, oh. Si Joe at Kuya ay mukhang may something na task. May something? Na task. Na task, na task. Ang gusto ko pansinin yung suot ni Melay at Jason. One scene na terno. At ang cute kasi dyan sa taas kanina, pati si Mela, ang kanilang baby, terno din. Tatlo silang nakaganon. At alam mo ba kung sino nag-provide nun? Sino? Si Melay mismo. Kasi binili na yun. Ah! Ito, nabalitaan ko. Akala ko si Kirei. Yung pala si Melay. Ito, toto. Itong Bare Cheeks. Ayan. Oo, nabili na yan sa Canada nung nag-tour siya recently for TFC Kapamilya. Oo. At ang pinaplano nga nilang mangyari, sana, isusuot nila yan sa Christmas. Oo nga, sasabihin ko sana pang Pasko na outfit. Ang cute ni Baby. O kung ano man yung task na ito, mamaya pag-usapan natin yan. Ang ganda ng pangalan ng ni Baby. Mela? Mela. Pero galing sa Amelia Lucille. Amelia Lucille. May pangalan nga na ba? Wala pa. Wala pa. Sabihin kita. Yes. Pag-usapan din natin yan. Kung may mga suggestions po kayo, ibatin niyo po sa amin yan dito lang sa pinoybigbrother.com/livechat. At mapapanood po tayo ngayon live na live sa channel 85 Sky Cable. And if you want to catch this episode on a bigger screen, sa Jimmy TV po kayo pumunta, channel 9 Sky Cable as well. And be updated sa mga ganapan sa loob ng Big Brother House. Just go to our official social media sites na nakikita po sa inyong mga screens. At kung meron kayong mga comment or gusto iparating kay Robby dahil sa kanyang bago haircut, pinanindigan mo ah! Siyempre. So ito ba ang Bailey look? Let's go with the hearth Robby. Kung gusto niyo po magpagupit, sa barbero, sabihin niyo lang yung hearth Robby. Alam na nila yun. So yung medyo ahit dito sa tabi, tapos mataas sa ano? Pakita na yung forehead. Kasi may nori naman ako. May hirit sana buti ako. Buti may time ka magpa-haircut, ha? Sobra. Kasi kanina, maaga kami natapos sa gold, eh. May 3 seconds pa kami. Okay. Mm. Oras na para sa komento mula sa online world. Sa inyong no filter tweets, marami tayong babasahin today. Unahin natin dyan si Miss Mitch Lim. This batch gives me the feeling that in every eviction night, I will break down in tears. Why? Because they are all funny together. Why? Break down in tears talaga, huh? That in every eviction night, I will break down tears because they are ano all siya, funny. Attached siya kaagad sa ating mga housemates. Kasi natutuwa siya na makita siya sila sa loob ng bahay ni Kuya kasi good vibes lang, di ba? Well, feeling ko good vibes kasi nanalo sila sa task. Pero nalabas pa yung totoong ugali nila kapag medyo nagkaroon sila ng mga matinding yes, pagkakalawa. Yes, alitan, challenges. Oo, ito, GV rin sa comment si JoyJoy13. Laugh trip na nga sa mga housemates, dumagdag pa si Jason. Ha ha ha, MD mas lalong laugh trip. Yes, nakita Jason Gainza. Napanood ko live na live kagabi kasi nagstay ako dito sa bahay. Kung paano pinatawa ni Romy at Romia ang mga housemates dahil dun sa kanilang doble debate. Oo. Parang iba talaga ang Jason Gainza. Iba no? Parang 10 years na siya ago. Ano? Nandito. Asan na naman po eh? Wala lang. Pinapatanda mo na naman kami eh. 10 years talaga. Okay. Ito naman ang susunod na mensahe mula kay at Happy Smiling Jen. Pwedeng Uber... Ayan. Oh my God. I'm so happy may nag-request. Pwede bang Uber acting ni Kuya Robby yung nung naging sundalo po si Charlon sa PBB House? Paano? Kasi wala siya masyadong yung moment na talagang eksena eh. Pero, tatry natin yan. Housemates, 7 minutes! Ba ganun siya dictate? Medyo malumanay. Bakit nga ba malumanay siya magbigay ng command? Pa-sweet lang? Ganun? Or nakikita na si Margo? Depende. Yung push-ups, gusto mo i-Uber acting? Busog po. Okay, ano kayaan mo? Ha? Kasi diba, yun ang parang napansin ko, aba, parang sundalo talaga ito. Kasi yung push-ups niya, very alert. Tapos yung form niya, tamang-tama. Gagawin ko yun kapag sinabayan mo ako. Paano? Ha? Paano? Dalawang tao kayo ngayon, mas madali yan. Okay. Ito, mas gusto ko yung comment na ito. Sabi ni Joey Choco, Bianca, ikaw naman ang Uber acting lagi na lang kasi si Robby. Sige, abangan natin ang eksena na ano. Never talaga. Hindi, dahil ng Uber. Ha? Nag-Uber acting din ako nung nag-Uber tayo. Hindi, pero di ba ikaw kadalas yun ang nagbibigay ng story, ikaw yung narrator. Pero pag tatlo yung characters, nakikijoin naman ako.
Maliit lang na role. Ito, supporting lang. Just in case, the Kapamilya Network would need an actress like you. Oh, an actress like... Dami-daming actress. Hindi, papayag ka ba? Like, exclusively lang. MMK. MMK lang. Oh, gabi. Lang, ha? Hindi na lang yung MMK, hindi, ha? Isang MMK. Isang MMK ibibigay para sa'yo. Oh, grabe naman. Isang acting stint lang. What an honor. Pero gagawin mo yun. Papag-usapan natin yan. Ma'am Charo. Oh! Wow. Ma'am Charo, ako po magbabasa ng letter. Wow! Yung parang in addition na ano part. Okay, eto naman. At Narisa. Grabe to. Ito yung sinasabi ko kanina na sino yung may gusto kanino. Si Richard at Krisha? Pinagla-love team? Pwede ba? Ano yun? Beauty and the Beast? Hindi maaari. Grabe naman. Sino si Beauty at sino si Beast? I think love naman grabe kasi. Grabe yung, love agad? Hindi, love comes in different forms. Tsaka, kung may love man sila sakasakali sa loob ng bahay ni Kuya, wala tayong pakialam doon. Kasi, kung gusto mo, gumawa ka na sa sarili mong love team sa labas ng bahay ni Kuya. True din. Diba? Ikaw ba, what are the qualities na nagustuhan mo kay Sandro dati? Grabe! Alayo! Pato, dami na nangyari! Dati-dati lang. Like, initial, ano na, initial feel. Balikin mo pa ako sa moments na yun talaga. Or, nung PBB season 1, Celebrity Edition, si Zanjo na ba agad yung naging type mo? Or may ibang mga housemates ka pa nila gusto? Alam mo yung hirap sa ganyan, alalang-alala ko ang nangyari dyan. Ang launch kasi namin ay nasa Manila Bay. Tapos parang nag-parade at float pa papunta dito. Layo yun, guys. Sobra layo. Tapos si Mariel, host na nun. Tapos, nagbubulungan kami kasi sila ni Zanjo, parang gumigimik na sila together. Tapos nagbubulungan kami, oh, cute yun, ganyan. Mm-hmm. Tapos, so, dun pa lang nagsimula na. And, syempre, in the end, nung lobas ng bahay, di ba, naging si Mariel at si Zanjo? Di alam? Ano to? Oo nga pala. History lesson? Hindi ba awkward sa dressing room dati? Ba't awkward? Hindi ko alam. Hindi awkward. Sa'yo, awkward ba? Hindi. Wala naman akong, naging something sa room ng bahay ni Kuya. Although... Kay Rona. Huwag may deny. Hindi, si Rona. Tunda naman tayo. Paano? Hindi, kasi nung time na yon, okay, sige, admit ko na. Si Rona may type sa akin. Wow! Nasaan ka na? Dako, Rona! Rona! Bukas na tayo para sa iyong panic, para depensa ng iyong sarili dahil may mga inaasuntong katabi ko eh. Hindi, crush ko talaga dalawa sa loob ng bahay ni Kuya. Si Valerie? Si Valerie. Lahat naman kami. Si Valerie! Valerie! Pero alam ko wala akong chance kasi medyo time na yon, John Prats ako eh. Tapos, si Rona, but at the same time, maniligawan po ako sa labas ng bahay ni Kuya. Kaya parang respeto lang dun sa... So, paglabas mo ng bahay, tinuloy mo yung panliligaw dun sa niligawan mo. Tapos, ano nangyari? Ano ending? Ayun, naligawan. Naligaw. Napuntan sa akin. Naligaw sa puso mo. After nun, pinapili niya ako kung work ko siya. Work siya. Kailan yan? Bata ka pa. Bata pa. Pwede pong kamali. Pwede pong magkamali. Gusto ko yan. November. Okay, eto na. Hindi, November may ano. No? Ikaw na pala magbabasa. Ako na pala, sorry. Oh my sorry. God, ikaw to! Oh, si Krabby Domingo. Krabby Domingo. I love it! Okay. Krabby Domingo. Bagay na bagay ang PBB 737 attention hashtag sa housemates dahil attention junkie sila, lalong-lalo na si Jonah dinahilan pa withdrawal sa IOC. Attention junkie. Madami sa kanila gusto ang attention nasa kanila. Alam mo, magandang observation yun. Para nga. Ito yung season na hindi ko pa nakakitaan na parang merong wallflower. Diba? Usually may isang season na may tahimik lang. Observe. Parang ito lahat may personality. Pabibo lahat, no? Hindi naman pabibo. Bibo talaga bibo lahat talaga. Nagkataon. Mm-hmm. Hindi naman yan the same way na parang gusto na ipakita yung sarili nila. Parang pinupush talaga na yung sarili nila. Without effort. In fairness dito sa attention junkie na, baka nagkataon lang na lahat sila mahilig na ang attention nasa kanila. Tsaka, it also, yung factor na malakas agad din charm nila whatever happens eh. Magsalita man sila o hindi, may dating eh. Lalong-lalo na, ito lang ah, yung example natin, kahit na nagkakaroon ng withdrawal phase itong si Joe, adun pa rin presyo, agalan lang siya, pero
iba eh, iba yung na-yosi na ba niya yung kaisa-isang yosi niyan? Hindi pa rin. Hindi pa. So inaamoy-amoy lang niya, ganun. Pampaano? Parang pampawala ng takam niya sa yosi. Ganun ba siguro, yun? Siguro. Ganun, nag-work ba yun? Pag gusto mag-yosi, aamoyin mo lang tapos hindi mo nagugusto yung yosi. Direct ollie, tama ba yun? Kasi yung ginagawa ng direct ollie all the time. Eh. Wow, grabe. Inaamoy lang niya, ganun. Ah, rock and roll to the world. Okay, sa pagdaan ng mga araw ay nagkakagaan na nga ng loob ang mga housemates at makikita nga natin tulad ng episode kagabi, episode ng isang araw na mas close at bonded nila na sila ngayon. Kaya sa bawat kwentuhan, mukhang mas gusto pa nilang makilala at lumabas ang storya ng isa't isa. Panorin niyo to first time sa online. For you ba, ano ba talagang nagmamatter? Physical or ano? Ngayon? Oo. Kung ngayon? As in kailan lang ah. Simula nang naging girlfriend ko yung girlfriend. Pag-girlfriend. Ngayon, ugali lang. Ugali. Oo. Kasi di ko naman type yung tsura ng girlfriend ko. Grabe ka ba kayo? Grabe ka ba kayo? Di ko naman sinasabi na pang siya. Pero hindi siya yung type mo dati. Oo, pero hindi naman siya pangit. I get you. Kasi meron akong friend. Pero yung ugali, tipo ko. Meron akong friend na talagang wala na sa loob ng mind ng girl. Pero they'll choose her kasi ano, medyo maganda, okay lang. Nakapagod kaya kapag yung pinipili ng babae, puro sa ano lang. And you know, the girls, they just want pera. Gusto nila ng pera, so yun. Margo, si Margo. Maganda ang mukha, maganda yung ugali. Maganda, oo. Oo nga. Yeah, well, I won't ask anything from my boyfriend, ha? I don't ask, ano? Sabi lang niya, maganda yung mukha. Ayaw nga, ano? Hindi ko paano ugali. You think, ano, yung ugali ko iba? No, kasi like ako, I don't ask anything from my boyfriend. I don't need him for a car. Meron ako. I don't need him para sa buhay ko. Meron ako. Sobrang gold digger naman yun. Hindi naman, wala naman tayo sa gold digger. Hindi naman ako ganun, Marco. Hindi naman ganun eh. Oh, meron ang ganun. Yun ang sabi ko. There, alam mo ba kami ni Marco? Tapos yung love mo nilalab niya na rin yung love niya nilalab mo na rin. Kasi kami ni Marco, una pa lang, parang layo ako. Kay Marco? Oo. Kasi yung ugali ni Marco, sobrang prank. Pero maganda sa akin, totoo naman ako. Sinanabihan ko din sa Margo dito ba dati. Tapos ako din, di ba sinasabihan mo din. Parang in a way, nagtutulungan kami sa kaalaugan. Mag-cope up sa isa't isa. We said sorry. Like siya, nag-sorry sa akin. So, nag-sorry ako. Ganun, ganun. Baka ko rin hanap po. Meron niya. Wait lang, ba sinabi ni Margo kasi parang kung ako, wala akong kailangan sa boyfriend ko. Wala, hindi ko kailangan ng kotse, meron ako. Ibig sabihin, may boyfriend siya sa outside world. Dati. So, single siya ngayon. Okay, naklaro lang natin dahil nga mukhang may nagsisimulang something sa kanila. Tsaka nakakagulat lang sa loob, dun sa VTR na nakita natin, si Joe ang kausap niya, tatlong mga babae, pero, apat ba? Tatlo lang. Pero wala si Miho. May nakita kang isa pang housemate. Wala si Miho. Bakit? Huh? Kailangan si Miho? Hindi, mas nakakilig sana kung pinag-uusapan niya yung sinasabi niya sa lahat. Pero hindi ko na makuha yun, ha? Ano? Hindi naman pangit, pero hindi naman kagandahan. Sapat lang. Paano sapat lang? Paano mo measure ano yun? Ano lang? Sakto lang. Saktong ganda. Parang hindi ako naniniwala may saktong ganda. Meron. Lahat kasi para sa tingin ko magaganda eh. Saktong-sakto yan talaga. Ha? Eh, totoo yan. Pero ito naman ang saktong-sakto sa atin dahil mula sa usapan kung ano ang tipo ng ating housemates sa pagkwentuhan din nila, lalong-lalo ni Roger, ang kapwa housemates nila, ano kaya ang tingin nila sa bawat isa? Narito, panoorin po natin first time sa online. Sa lahat dito ng mga kasama natin mga lalaki, sino mo ang cute na tingnan para sa sino? Cute, di ba? Si James. Ang gwapo. Cute. Ang gwapo? Ano yung gwapo? Basta gwapo, yung artista, yung mga gano'n. Ah, gwapo si ano. Ay, ano, si Charlon. Mukha siya ni kasi ano eh. Uwe, ano pangalan na? Justin Bieber. Hindi, Enrique Hill. Wow. Yung artista, siya. Yung pang nababaitan ka. Si Richard. Tapos, ang pinaka-attractive. Si James. Bakit? Pero bakit? Ay, sikap na tanongin ko. Ito na, naglalakad ka sa labas. Papalingon ka. Sino si Mikey.
Nike, bakit? Ang ingay. Pag umingay yun sa daan, lilingong ka pala. Bibigyan ka ng pagkakataon na may makasama dyan isang araw. Sino? Si James. Bakit? Wala, parang siya. Parang masaya siya, di ba, kasama? No. Oh, di ba? Kung bibigyan ng pagkakataon nga may makadate, sino gusto mong makadate? Si Philip. Bye. Ewan ko, dyan lang kasi siya eh. Ewan, wala, ewan. Sumama yung loob ni Diyos sa'yo eh. Hindi mo lang naman pinili. Pareho kayong hapon, hindi mo lang naman pinili. Tama, si Roger Promotor. Iniba-iba yung tanong eh, pinaka-cute. Nung hindi sinagot si Joe, pinaka-gwapo, pinush pa niya. Sino gusto maka-date, makasama sa isang araw? Kaya tuloy ito si Mio, ang sinasagot talaga si James. Baka mo may crush talaga kay James. Ako, hindi ako niniwala. Na may crush kay James? Oo, at pinapatunayan lang niya na nahulog na siya kay Joe. Hulog agad? Para sa akin, kasi dinideny niya eh. Diba? Ganun naman yan. Oh, kayo mga girls. Sige. Kapag gusto niyong, yung gustong-gusto niyong guy, parang hindi niyo ina-accept muna kasi syempre ganun kayo naturally eh. Hindi naman lagi, hindi naman lahat. Pero at the same time, as much as possible, ayaw mong masyadong, ayaw malaman ng iba kasi gusto mo muna yung kilig yung parang sa'yo na pag natulog ka. Parang ikaw yung may nakaka-experience ng ganyan kaya hindi, alam mo eh. Ang dami kong experience sa ganyan kasi palaging hindi yung nararamdaman ko eh. Oo, ganyan yung mga sa mga babae. Pero most of the time, yung mga girls dyan, pag dinideny nyo na ayaw nyo isang lalaki, yun na yun. Yun na yun, promise. Hindi lagi. Hindi, kasi yung may parang si James, si Philip, iba yung body language eh. Kasi kahit iba yung sabihin nito, pero mas malakas yung sinasabi nito. Ito talaga? Oo, ito. Oo. Ganun yun. Sige, i-observe pa natin ang body language nitong si Miho at ni Joe sa mga susunod na araw. Ako hindi pa ako convinced na hulog talaga. Parang baka nadadala lang sa mga tuksuhan. Hindi, yun na yun. Promise. Promise. O, bet tayo. Stay kulit. Bet talaga? Hindi tayo nag-double dito. Kapag nagkaroon ng something sila sa loob ng bahay ni Kuya, panalo ko. Hmm? Pero, time frame na lang. 2 weeks. Two weeks meron na yan. Oh, let's see. Oh, take note yan ni Marge. Don't worry. Kung tuloy ang mas nagkakakilala na mga housemates sa loob ng bahay, tuloy-tuloy din naman ang... Ito na nga yung sinasabi mo. Kiligan. Sa Joe Ho. Ako hindi pa ako convinced. Si Robbie convinced na siya. Kaya eto, kayo. Convinced ba kayo? Panorin niya first time sa online. Ay, sino? Wala. Wala. Bayan? Ayun, yun. Di ako umasa. Anong feeling mo? Anong feeling mo dahil pinatuntugan ka na ganyan ka? Ay, baka yun yung sabi ng girlfriend mo sa'yo, pakisabi na naman siya. Oh. Ah, yun ba na? Oh. Yung... Baka sabi ng girlfriend mo, ni Aisa, ne? Bato ba ba? Ang lamig ng boses ni Aisa. Naman kay Joe na mahal ko siya. Ganda pa ka pwede ba? Aray. Hindi ko naman kasalanan yun. Ako naman sisisihin mo. Sinagpunan ako na ito. Pag-music, hindi ako. Sinagpunan ako na ito. Sinagumpisan na ito. Sinagpunan pa si Muto ito. Ikaw. Pasensya. Akala ko. Doon lang papataposin sa pasensya na. Magsalita ka kasi denial pero mata mo may iningning. Lumaki ng lumaki ito. Ayan. Chess ako! Hindi ako malita kayo ako. Ayaw! Bart Lampel! Sabi mo may girlfriend ako. May girlfriend ako! Ay ganito ka! Ayan na. Ibigin ko, ikaw bang napangarap ko? Sabi mo sa kanya yung I love you in Tagalog. Sa Tagalog ng I love you, mahal kita. Sa'yo Tagalog na mahal, mahal din kita. Bravo, mahal din kita. Boy, this I told them this was one of my favorite songs. Really? Oh. Early this caught my eye. Wow! Kay Marco sa kapatid! I started to keep it a try. Name and your number.
Ay! Ano naman? What the heck? Talaga ma-fall. No? Mm-hmm. Nung dance step? Ah, bakit pag nahulo ka nga dun? Kasi baka mahulog mo yung dominoes, masira yung dance. Mm-hmm. Pero sa totoong buhay, mahirap ma-fall sa loob ng bahay ni Kuya. Ah, kasi, I love you in Japanese is? Aishiteru. Aishiteru. Pero yung moment na yun na yung, actually lumang-luma na eh. Di ba? Yung I love you sa Tagalog, mahal kita. Tapos kinilig sa... Lahat tayo, kinilig, hindi. Pati fairness. Dito, pati ang ultimate multimedia star si Tony Gonzaga. Sobrang kinilig sa VTR na yun. Ano po si Ate Tony sa taas eh? Kaya, ay po Ate Tony. May kausap eh. May kausap sa phone. Direct call. Ay po. Hello po, Miss Tony. Uh-huh. We'll see. We'll see kung convinced tayo na may Joe. Mm-hmm. Joe Ho. Ayan. Joe. Yes. Pero yung nilalangkong niya, ipinapatunayan niya na may forever. May forever. May forever talaga. Hashtag may forever. Wala. May forever? Ano meron? Grabe! Pero ako, sinasabi ko sa'yo, ramdam natin ngayon ang Joho fever. Just pero may girlfriend si Jo sa Japan ba? Sa Japan. Kaya hindi niya makommit yung sarili pa niya. Pero si Miho, wala naman siyang, di ba? Anak lang. Hmm. Sabi ko sa'yo, na-fall na yan eh. Hmm? Na-fall na yan. Pero ma-fall naman tayo. 2 weeks, tingnan natin. Ma-fall naman tayo sa topic na ito. Kasi naging topic ng usapan dati ng housemates ang buhok ni Charlotte na tila napukaw nila ang atensyon ni Kuya sa buhok ni nung ating sundalo sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya naman, si Big Brother may panibagong hamon kay Soldier. Panoorin po natin ito. Tension! Sorry, ma'am. I'm so sorry. Shine bright like a diamond. Yeah. No. Not my hair, guys. Diba? Swear to God, not my hair. Dito. Tayo. Kaya pumayag na ba ako? Dito lang. Dito kasi. Gagawin kami sa'yo. Pero tiwala lang din yung bibigay mo sa amin. Tiwala lang naman eh. Tiwala! Oo. Tiwala ako sa inyo. So, kung may tiwala talaga sa akin, anggapin mo to, dadalik kita sa social media. Huwag mong tatanggalin kasi pag-inanggap mo to, isa na ito. Sure, guys. Kaya mo yan! Wait, let me check mo na. Good luck! Kaya ko si Kaya mo yan, Zoya. Tiwala ka. Pogi ka pa din. Namumula yung ilong niya, nakita mo. Ang gusto ko yung hair niya. Huh? Gusto ko yung ngayon? Hair niya. Itong long hair. That yung reason kasi yun niya. Yun yung parang dating nung may pagka-mysterious na pagka... Ito, mysterious naman to yun. Wala pong dating sa para sa'yo ito. Ngayon, tigyan mo. Tin. Push mo pa. Push natin yan. Pero ang kadahilanan kung bakit ayaw magpagupit ni Charlotte, malaki daw yung noo niya. Ako rin, malaki na ko. Walang doon na makaparaan niya. Pero si Kuya, mahilig yan talaga sa tasks na may kinalaman sa paggupit. Kayo yung pinaka mga, hindi ko alam kung paano kayo napapayag na magpagupit na kalahating ulo lang. Wala pa kami choice. Hindi, kasi sinabi ni Kuya, para daw to sa charity, para magtuloy yung magbigay ng fund sa circulation. Tuloy ng bayan. Oo. Pero, hindi ko alam. May kinalaman ba yung tuloy sa buhok namin, di ba? Pero pag tinuli na mga... Hindi ako di ba? Ang kumapay lang eh. Lalo pero kailangan kumaba din naman yung buhok totoo niya. Naman. Ayoko nang maulit. Sino may pinakapangat na haircut?
siguro yung kayo, sir. Ano yung kanya? Kasi haba-haba ng buhok na dito. Nasa yung gitna. Tapos mukha siyang penguin na naman. Pero all is well dahil ngayon naman mahaba na lahat ng buhok nila. Eto, tuloy-tuloy ang kasiyahan sa loob ng bahay ni Kuya dahil sa pagpasok nga ni Jason kagabi. May special task siya mula kay Kuya. At merong po kaming patikim sa inyo kung ano nga ba ang kanyang pakay dito sa ating mga housemates. Mapapanood niyo first time sa online. Munchkins? Sa tingin niyo, sino naman ang mas magaling mga akin? Ang babae ba? O ang mga lalaki? Mag-isip tayo ng 2 minutes. Mas magaling tayo mga akin sa mga boys. Yung mga babae naman, yung mga pananamit. Oh, siyempre, hindi na ng mga lalaki. At mga konting kita lang naman ng mga ganyan. Oh, oh, yeah. Ano masasabi niyo, boy? Magpapakita na ng dip-dip at abs ng mga lalaki. Talagang tiling-tili ng mga babae. Oh, kasi na ang tingin niyo. Ah, yan pala, ah. Oh, pakita ng abs. Oh, wow. Wala. Walahin sa dip-dip. Ganito gagawin natin, boys. Mamili kayo ng gusto nyong akitin sa kanila. Isang babae lang. Wait. At mamili kayo kung sino yung mga akit sa inyo, boys. Okay, mag-usap po sa muna kayo. 30 seconds. Pili nyo na akitin sa girls. Okay, siyempre, meron naman tayo sa girls din. Sa tingin niyo, sino yung... Si James daw. Okay, game. Feet on the floor. Okay, tingin lamang. Go at. Ngayon, mga lalaki, paano ba kayo pag gano'n ako sa loob? Hanip yung doon na yun, ha? Bakla. Sexy. Hot legs nga. Grabe talagang epekto, pero siguro... Ikaw si James. Ay, wala na. Umpisa pa lang, ha? Ano? Siguro yung dalang-dala ko yung buong kama dito. Iba. mahirap yun. Mahirap. Kahan talaga ni Don? Kasi, pag si Chris, ha? Kaya na itago yung kilig niya eh. Yung kilig? Yung kilig niya, kung makita niya si Richard. Pero, pag ang lalaki, kahit na kung ano yung mukha niya dito, may iba pang May signs. May ibang sign may pa para makita na... May nagpapakita para kilig. Tapos wala, baka makita. Ako, hindi to ah. Iba din eh. Uy, yung Biangs, bumukul oh. Pero, grabe iba yun. Grabe yun. Pero... Ate Biangs, bakat? Grabe ka naman. Pero nung nagsimula yung parang some sort of a debate ng ating mga housemates, iba yung sinabi niya eh, na ganyan din kami dati, ni Rona. Talaga? Yung sabi mo? Oo nga. Uy, Rona, kung nasan ka man. Maulan ngayon. Take care. Iba din. Okay, speaking of, yung sinabi ko kanina na, ang require, parang kapag naghugas ng pinggan together, parang may something, di ba? So, agad-agad, itong fan ng Joho ay nagpadala, direct kaya mo ba i-close up? Nagpadala siya ng mga hugas pinggan moments ng Joho. Ayun pala. May evidensya. Mio ang pangalan. So, na-capture na nila talaga. So, sabi ko sa'yo, just give them 2 weeks. Alright. Let's see. Mahabang inintay po natin yung mangyayari, mga kumilya. Bukas na nga po ang celebration ng 10th year ng PBB! Woo! Kaya naman si Kuya, may inihandang isang malaking celebration at imbitado po ang mga housemates niya at kailangan nilang pumili ng kanyang-kanyang mga dates. Tayo ba? Kuya, sana may pakain ka din sa amin. Oo, at nabalitaan ko rin ha, kasi makita ko sa editing. Eh. May special treat ang ating mga big winners para sa 10th year.
Pero gusto ko to, ah. Kailangan pumili ng kanya-kanyang dates yung housemates sa loob. Oo. Ah, parang ano, ball. Parang ball talaga. Oh. Question is, ano nga ba ang kanila naging diskarte? Panoorin po natin. Ah, bongga. Oh my, ayan na si Mr. Wright. Ano meron? Ang meron. Nakakainis. Gusto ko malaki. Ay, ganun nga, magpalit na nga tayo. Or si Derek. Ayun na naman, iisa-isahin pala kami, ganon. Or si Derek Rice. Oh my God. Ah! Ah! Baka maano ako mabungo. Hindi, pwede sa akin. Relax ka lang. Wala kina, parang nilig ko lang. Nilig ko lang ako dito. Tara ko pupunta ulit. Oh, teka lang. Tinito, my God. Oh, teka lang. Baka mabungo ako. Tara ko pupunta. Oh, my God. Tara kayo naman. Wait, can you? All of you. Love your curves and all your edges. Oh, eh, wait. Does that mean si Richard nga ang nagtanong dito kay Krisha? May something nga sila. Hindi pa rin ako nakapa. Ako yung non-believer dito sa mga namumunga pagtitinginan sa loob ng bahay. Ang dami nangyari. So, wait. Ang requirement, lahat ng boy housemates, kailangan magtanong ng isang girl housemate yes. para maging date. Mm-hmm. At discard nila kung paano nila gagawin na yan. Alam mo, itong naloloka ako kasi ang naalala ko dito sa kakakita lang natin, yung uso na ngayon, di ko alam kung uso na ng time mo eh, kapag promposal. Yes, meron. Grabe, career. Dati nung time namin, ano, prom tayo na lang. Ganun na lang eh. Ngayon talagang parang may production number na daw. Kailangan may regalo na bongga para lang magtanong sa prom. Sa grad ball to ah. Grad ball or sa junior prom. Bakit may ganun? Eh, ganun talaga. Ang daming gastos na sa buhay. Ganun talaga ngayon eh. Pa. Ibang klase, iba't ibang mga ways and means na para ipakita kung gano'ng kaka-interested sa nililigawan. Wait, I have a question dun sa ball. Allowed ba magtanong ang girl naman sa guy? O dapat guy sa girl? Ah, yun ang rule ni Kuya. Guys ang magtatanong sa girl. Sino kaya maging mag-partner? Pero ako, the best proposal ever yung nangyari sa airport. Ah, si Keep ano, si Lyda, tsaka si ano, Lyda Magdalas, tsaka si ano. Yung di na alam na pupunta siya ng UK. Miggy Montenegro. Oo, ibang klase yun. Anong feeling ba na pag nagpo-propose? Gusto ko magtanong na ngayon. Bakit? May plano ka na ba? Hindi naman. Para ma-budget ko na rin kung magkano yung gasto. Ah, ma-budget. Budget, pag-usapan natin, separate pa yan. Awesome. Pero ako, sinabi ko din to kay Mateo nung isang araw na nagtanong din siya. Wait, Mateo Gudicelli? Mateo Gudicelli. Oh my gosh! Yes, napag-usapan natin, nagtanong siya. Ano bang tips? Ah, sabi ko tips. Ano, kailangan siguraduhin ng unang-una kailangan siguraduhin ng lalaki na oo. Yun yun. Ganun ba yun? Kasi nakakatakot naman kung magtanong ka kasi hindi ka medyo sure kung oo. Kailangan, dahil dito tayo sa Pilipinas, kailangan yung lalaki, tanungin muna yung pamilya. Importante yun. Tanungin muna yung nanay, yung tatay, bago yung ano. Tapos respeto, third, respeto. Ang maganda, kung hindi alam talaga ng babae, mas parang major yung magiging reaction. Kailan nangyari sa'yo? Kasi kung medyo ina-expect. Hindi, ikaw talaga nga. Ina-expect mo ba? Hindi. Hindi nga. Promise? Hindi. Kahit konti? Hindi nga. Mamaya, mga budget, pag-usapin natin. May pala ka na nga ba? Wala pa. Eh, andyan yung Glisas eh. Baka pwede ma-ex-deal sila eh. Oh, ex-deal. Okay. Okay, mula sa usapan sa ating mga regular adult housemates na mukhang super good vibe, super kiligan. Eto naman, pumunta tayo dito sa outside world. Tuloy-tuloy ang mga hawa ni Kuya sa ating Teen Big Four. And as promised, Team Online, itutuloy na namin ang papakita sa inyo ng mga kaganapan sa buhay ng ating Big Four. Panoorin niyo dito first time sa online. Nandito kami ngayon, papunta kami dun sa Bulacan para sa DZMM Outreach Program. Si Kuya Bailey ang magbabasa ng English at ako naman. Oh. Don't ever open the door to anyone except me. Magaling! Wika na rin ang kambing at umalis na. Saan ng isang balde na malamig na tubig? Yeah, yeah, yeah.
kasi nakatulong kami at saka nagkwento kami sa amin. Nagbigay kami sa mga sabi. Tapos nakakalungkot na lang kasi wala yung sa amin. May sakit siya. Paying it forward nga naman ang ating Team Big Four. Pero itong si Ilona, nakita ko sa taas. Nandito siya ngayon sa Big Brother house at okay na, medyo okay na yung kondisyon niya. Kailangan kasi niya kahapon, mataas ang lagnat. Mm-hmm. Oo, so get well soonest, Ilona. At kahagabi naman, nag-guest si na Kenzo at Camille sa Aquino and Abunda. Aquino and Abunda. At ang huling tanong sa kanila ni Tito Boy, sasabihin ko dapat kuya, ni Tito Boy, yung big winner nila, parehong sagot nila. Sino? Jim Boy. Wow! O, tingnan natin. Huwag niyo kakalimutan ang ating Big Four. Remember, hindi pa tapos. Hindi pa natin alam kung sino ang big winner at syempre ang second, third, and fourth placer. Alam mo yun ngayon na nakakapagtaka eh. Kasi as of this moment, meron tayong Team Big Four. Mm-mm. Wala pero tayong big winner. Apat na big winner yung dating eh, di ba? Oo nga eh. Panalo-panalo sila agad. At ang dami pa nating dapat alamin dito sa edisyon nating to. Kasi kahit ako, wala akong idea kung ano ibig sabihin ng totoong 737. Nung huling 7, lalo na huli. Sa 737. Bukas ang announcement, sabay-sabay tayo makinig kasi hindi din talaga namin alam ni Robin. Yung housemate kaya may idea? Siguro naman wala, di ba? Pero may idea siguro. May idea kaya sila na ngayon ipapanoorin natin ang mga ginapa sa Bayan Kuya. Tignan natin. Naitawid ah. Okay. Okay, game. Kaya niya? I want to CR. Kaliwete naman ako eh. Umaya na, umaya. Huwag na isipin CR. Okay, one. Ready, set, go! Okay. Careful. Oopsie. Let's just relax. Sige. You can rest. Sige, diretso. Diretso na lang ako. Yeah. Yeah. Stop. Okay. Gilid ka. Okay. Go. Pag-ingat ha, baka punta yung bola dito. Pagka... Tower. Up. Wait. Okay. Sorry, guys. Yep. Peace. Yeah. Ito maganda mag-lose. Ito maganda. Ay, gusto mo? Gusto. Bakit ako? Pero nakita mo? Nakita mo, Tibiyang, kung ano nangyayari? Analyze ko yung kiss na yun, ha? Sige. Walang patumpik-tumpik. Tsaka walang awkward moment. Oo. Pero naaga, parang, sanay na sila sa isa't isa. Comfortable. May something na. Comfortable sila sa isa't isa. Okay, so itong special task na ito, na mukhang si Melay at si Jason ang nagpapagawa sa ating mga housemates. Mm-hmm. Bale, magbubunot sila ng tig-isang body part. Yung bawat pares. So kanina, I guess ang nabunot ni Joe ay puwet at si Miho ay paa. Parang ganon. Kasi ang bola, kailangan nilang itawid dun sa kabilang banda. Na hindi natatanggal yung bola dun sa gitna ng dalawang body part. So I guess ito, balakang tsaka paa din. Hirap ah. Paano kung paa-paa? Mahirap yun. Ay, pwede. Palikod, pwede. Oh, discarding nga. Kailangan dito. Pero sa angle lang ito, kamukha nga ni Charlone. Ay! Oh, ka! Nose to nose. Ang kilig na kilig naman na girl. Oh, ito. Ito ah. Pag mahulog, may consequence. Between Margo and Charlone, sino ang mas na-fall? Hindi ko alam, hindi ko masabi. Basa ko yan. Oh? Charlone. Ikaw na. Charlone. Doc Randy. OJT nga ako ni Doc eh. Pwede. Ayan, si Charlone yan. Kasi tingnan mo, siya yung medyo awkward. Si Margo kasi strong. Oo. Ayan o. Straight ka. Nais po natin mga pamilya. Ang sabi ang sabi ni housemates kanina, may Enrique Hill daw si Charlone. Pero parang may iba pa siyang kamukha. Inisip ko kung sino. Tama na. Huh? Lahat na lang. Huwag naman. Actually, nene. Okay.
May kamukha siya, Hollywood AG, actor. AGD. Hindi ko maatinta kung sino. JGL? Pwede rin. Pwede rin. Or Joseph Marco? Layo. Meron din, may angle din. JGL. Pwede rin, jogger pants, so. Ah, yan. Bongga naman. Go, guys. Sige, keep on going. Okay, okay. Kasi kung mahulog yan, makakaspat na naman tayo ng consequence. Kung ma-fall yan, baka mas lalong ma-fall sila sa isa't isa. Oh, na-segway mo pa rin talaga eh. Come on, come on, come on. Come on, guys. Up, 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 up. Ay, okay! Ano ka? Ay, sinadya! Parang sinadya niya ng very, very light. Paano na mangyayari? From kiss sa cheek, nose to nose, okay. Ano nangyayari ngayon? Wow! Hindi ka may pagkatutok na rin, Jackso. Oo. Super nakangangap, ha? Okay. Pahinga po natin. Tara, tara. Okay! One, two, three! Wala sa naman! Ang kaya! Akin lang pala! Ang kulit. Ay! Tense tayo daw. Love is in the air right now. Tense. But this way, grabe no, love is in the air right now. Oy, tapusin nyo na yan. Ano ba to? This will be on air later. Panoorin po natin. So cool. Tuloy ang masayang debate with Jason Gainza. Ano ang mas gusto nyo? Mahal ko o mahal ako? At yes, rin tayo siya. Rin ang rin sa akin. Sila lang mag-uusap. Di ba kami nagsisimula, alam nyo? At saan matutuloy? Gagawa ka ng proposal sa gusto mong makadate sa aking big ball. Would you be? Are you sure? My ball date? Ang mga nagsisimulang pagtitinginan. Ihigis ka na lang kung sino pinigil ko. BB77 August 21, 2005 unang nagbukas ang Big Brother House. Pinas! Ito na ang Pinoy Big Brother! At sa 10th taon ng pinakasikat na bahay sa bansa, ang housemates na ating pinakaminahal sa loob ng isang dekada magbabalik para makipagsanib puwersa sa regular housemates. Kasabay nito ang isang pinakahihintay na revelasyon. Dahil ang ibig sabihin ng 7 sa kombinasyong 737, malalaman na rin ngayong August 21. At handa ka na bang masilayan ang boses na ating minahal sa loob ng 10 taon? Makikita mo na siya sa takbo. Dang panahon, lahat ng yan sa Pinoy Big Brother 737. Ayan naman. Mga proposal pa lang maabangan natin sa prime time. May mga embrace pang na gana. Tsaka may naiyak pa. Proposal lang yun para maging ball date. Pero parang feeling natin, kasal na. Grabe naman. Hindi kasi grabe yung kilig moments na nararamdaman natin. Mm-hmm. Ngayon pa lang dito sa... Sweet lang. Sweet lang na kilig. Steady lang. Ang sarap na in love, no? Oh. Buti na lang in love ka, no? Sobra. Sobra talaga. Sobra talaga. Pero itong si Kuya, kasi nga... Pamebe din? Hindi, hindi. Napag-alaman ko kanina. Machuba? Ano? Bukod doon, saka matanda na siya. Gumante kanina sa akin. Gumante kasi nag-update ako, walang disk. So inulit-ulit ko yung update ko, wala rin pala akong ano. So medyo mabilis si Kuya, gumante ah. Kuya, pag nagpakita ka sa akin, manda ka. Bukas. Sana. Magpapakita siya. Tignan po natin kung ano mangyayari. Pero in the meantime, be updated sa mga pangyayari dito sa bahay ni Kuya. Follow nyo na kami sa official social media sites. Mm-hmm. At bukas ang dami na pag-uusapan dito sa pinoybigbrother.com/live. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating diskusyon at kulitan tungkol sa mga housemates. At ang live stream po magaganap once again dito na sa channel 85. And mamaya rin, Jimmy TV, channel 9, 12 midnight, i-replay po natin itong buong episode nito. Yes, at sa lahat ng mga gustong-gusto pa rin makapasok sa loob ng bahay ni Kuya, ay pwedeng-pwede kayo bilang isang online housemate. Mag-register sa ating Facebook apps. facebook.com/bahay ni kuya. Gawin yung mga online tasks ni Big Brother. At meron kayong pagkakataon na maging online big winner at manalo ng 100,000 pesos. Ang galing, no? Mm-hmm. Magbukas naman sa PBB 737 online. Makakasama po natin ang mga big winners! Woo-hoo! Daniel Matsunaga, Nene Tamayo, and Bea. So, EJ, wala? Bakit? It's night po kasi! Hindi, kasi nalaman ko
ako. May date daw sila ni Ellen na Darna. Hi, mga, I'm proud of you, brother. We're proud of you. Sobra. Parang kung sino yung na-date niya, parang na-date na rin namin. Ganun kalitin din. Well, Team Online, bukas na nga po ang 10th year celebration ng PBB. Kaya napakaraming salamat po sa inyo para sa inyong suporta dito lang sa ating program. Palakpakan po na natin viewers. Ang dami magaganap bukas, kaya tutok lang sa inyong online kabayan. Kami po ang PB737 Online. Uy, bakat. Sobra. Alin yung bakat?